Happy Tuesday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Patuloy pa rin po ang mainit at malinsangang panahon na sinasamahan ng mga pag-ulan dahil pa rin yan sa Easterlies o yung hangin po galing sa Pacific Ocean. Sa mga nagtatanong, bagamat may mga pag-ulan po tayo, hindi pa rin natin inaasahan na magsisimula po yung ating rainy season or tag-ulan for this week dahil nanggagaling pa rin po yung hangin sa silangan at hindi pa rin po galing dito sa may southwest or sa may timog kanluran. Samantala, isang cloud cluster o kumpul ng ulap ang ating minomonitor po sa labas ng Philippine Area of Responsibility dito po sa may silangan ng Mindanao. Base sa ating analysis, hindi pa naman po siya low pressure area pero patuloy po natin ito na minomonitor. Base po sa Tropical Cyclone Threat Potential Forecast ng PAGASA, possible na maging low pressure area yung nasabing cloud cluster either bukas or sa Thursday. At pagsapit po ng Thursday, posibleng pumasok ito ng Philippine Area of Responsibility as a low pressure area habang nasa may silangan po ng Mindanao. Then pagsapit ng Thursday hanggang Saturday, kikilos ito pahilagang kanluran patungo po sa direksyon ng Bicol Region and Eastern Visayas. So maring by Friday and Saturday, magkaroon ng epekto yung outer portion nitong weather disturbance sa eastern side ng ating bansa, kabilang na rin dyan ng Caraga Region at mga kalapit na lugar pa din sa may Bicol and Eastern Visayas. Then pagsapit po ng Sabado hanggang sa susunod na linggo, ay inaasahang lilihis ng direksyon or kikilos pahilagang silangan palayo ng ating kalupaan itong nasabing weather disturbance. Posible pa pong mabago itong senaryo natin kaya patuloy na magantabay sa ating ipapalabas po na updates. Samantala, bukas May 22, araw po ng Wednesday, asahan pa rin sa malaking bahagi ng Luzon ang mainit na panahon na sinasamahan pa rin ng mga pag-ulan or pagkit at pagkulog dulot ng Easterlies. Malaking bahagi ng Luzon, bahagyang maulap at minsan maaraw naman, lalo sa may central and southern portions of Luzon. Pati at pagsapit po ng tanghali hanggang sa hapon na, ay madalas magiging maulap at mataas ang tsansa ng mga saglit na pag-ulan dito sa may Metro Manila, bahagi pa ng Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region and Mimaropa, habang mataas ang tsansa ng mga pagkidlat pagkulog or thunderstorms dito po sa may Ilocos Region, Cordillera Region at ilang pambahagi ng Cagayan at Isabela. Yung ating air temperature dito sa Metro Manila, posible pa rin umangat sa 35 degrees Celsius, mainit po yan, ganyan din sa may Tuguegarao City, habang posible mas mainit pa sa ilang bahagi po ng Central Luzon, kabilang ng Tarlac, Nueva Ecija, and Zambales. Pagsapit naman po sa may Baguio City, may kalamigan pa rin from 18 to 24 degrees Celsius, pero yung ating heat index o yung mararamdamang init ng ating katawan by tomorrow, malaking bahagi pa rin po ng Luzon ang posibleng makaranas ng dangerous levels or 42 degrees or higher. Even sa Metro Manila, possible po hanggang 44 degrees Celsius at posibleng pinakamataas pa rin sa may Tuguegarao hanggang 45 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa Palawan at malaking bahagi ng Visayas, mananatiling fair weather conditions sa umaga yung panahon. So ibig sabihin po, madalas maaraw, minsan partly cloudy skies, and then pagsapit na tanghali, nandyan pa rin po yung mainit at maninsangan na panahon, hanggang 33 degrees Celsius dito sa may parteng Metro Cebu at ilang pambahagi po ng Palawan. Habang pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi, malaking bahagi na ng Visayas, lalo ng western and central portions, nagkakaroon po ng mga pulupulong ulan or mga saglit na pagkilat pagkulog na nagtataga lamang ng isa hanggang dalawang oras. At meron pa rin mga lugar na posibleng makaranas ng dangerous levels of heat index bago magkaroon ng thunderstorm. Kabilang na dyan ang Rojas Capiz at Giwan Eastern Sama. Sa ating mga kababayan po dito sa Mindanao, malaki bahagi pa rin ito makakaranas ng maulap na kalangitan sa umaga pa lamang. Kabilang na dyan ang palibot ng Moro Gulf, itong Bangsamoro Region, Sambanga Peninsula and Soksarjen, habang partly cloudy skies naman over the rest of Mindanao sa umaga. Then pagsapit ng hapon hanggang sa gabi, malaking bahagi ng Mindanao magkakaroon ng maulap na kalangitan na sinasamahan ng mga pag-uulan at mga pagkit at pagkulog na hindi naman po tuloy-tuloy, lalo pa rin dito sa may parte pong Soksarjen, Bangsamoro and Zamboanga Peninsula. Temperature natin sa Metro Davao hanggang 33 degrees Celsius air temperature po yan, habang meron pa rin mga matataas na heat indices na sa 42 degrees or higher sa mga syudad, gagaya ng Zamboanga, Butuan, Cotabato, and Jensan. Kaya sa ating mga kababayan po sa malaking bahagi pa rin ng bansa, uminom po ng maraming tubig at magdala ng payong hindi lang pananggalang sa init, kundi maging sa ulan. Ngayon naman po hanggang sa susunod na dalawang araw, wala tayong inaasahang gale warning or pagtaas ng mga delikadong alon. Mananatili pa rin po walang sea travel suspensions, banayad hanggang katamtaman ng mga pag-alon, lalo na sa may western side, itong West Philippine Sea, Sulusi, and dito sa may Moro Gulf. Habang sa may Pacific Ocean at sa may extreme northern Luzon, possible yung hanggang 2 metro ang taas ng mga pag-alon, lalo na kapag mayroong mga thunderstorms.
By tomorrow, malaking bahagi pa rin ng bansa makakaranas ng epekto ng easterlies. So magiging mainit at may tsansa pa rin ng mga pulupulo at saglit na ulan, lalo na sa hapon hanggang sa gabi. Pagsapit ng Friday, tulad ng nabanggit ko kanina, lalapit sa may area po ng Caraga Region and Eastern Visayas, yung weather disturbance sa possible nga maging low pressure area at hindi rin natin nini-discount na maging isang mahinang bagyo. Then pagsapit ng Sabado, pinakamalapit ito sa may Bicol Region and Eastern Visayas. Sumari magkaroon din ng mga pag-ulan dun sa mga paligid na lugar sa ating bansa sa may Southern Luzon, Visayas, and even northern part of Mindanao. For Metro Manila, mababa pa rin po ang tsansa ng ulan bukas. Pagsapit ng Friday and Saturday, mataas ang tsansa ng mga afternoon thunderstorms. So ugaliin pa rin na magdala ng payong. For Baguio City, halos magkakatulad pa rin na weather conditions hanggang sa weekend. Bahagyang maulap sa umaga na sinasamahan din ng mga pulupulong ulan pagsapit ng hapon hanggang gabi. Habang dito sa Bicol Region, by tomorrow, mababa pa yung tsansa ng ulan sa may Legazpi City. Pagsapit ng Friday, possible na yung maulap na kalangitan over Legazpi City pagsapit ng hapon. Ganyan din ang maulang panahon pa sa may Catanduanes, Sorsogon, and Masbate. At maaari magpatuloy ang maulang panahon sa malaking bahagi ng Bicol pagsapit ng Sabado, kaya magdala po ng payong. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, malaking bahagi na nito magkakaroon ng mga pag-ulan Friday and possibly hanggang sa weekend po, lalo ng eastern and central portions. By tomorrow, dahil sa easterlies, nandiyan pa rin yung mainit at maalinsang ang panahon na sinasamahan ng saglit na ulan. Pero pagsapit ng Friday and Saturday, mas dadalas na yung mga pag-ulan. Kaya mag-ingat na rin po sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa may eastern Visayas and central portion of Visayas. At panguli sa ating mga kababayan dito sa Mindanao, maaaring maapektuhan po tayo nung trough or outer portion nitong weather disturbance. Pagsapit pa rin ng Friday hanggang sa Sabado, but we are talking of Caraga Region at mga kalapit na lugar sa may northern Mindanao, itong Misamis Oriental plus sa Bukidnon at sa may Davao Region, yung northern portion, Davao Oriental, Davao de Oro at itong Davao del Norte. Makakaranas ng mga kalat-kalat na ulan doon sa mga nabanggit natin na lugar at sa ilang bahagi pa ng Mindanao from Thursday hanggang Saturday, partly cloudy to cloudy skies sa may chance rin na mga pulupulong ulan. Sunset natin ay 6:19 p.m. at sunrise bukas is 5:27 ng umaga. Yan muna ang latest mula dito sa weather forecasting ng PAGASA. Ako muli si Benison Estareha na nagsasabing sa anumang panahon, PAGASA ang magandang solusyon.